Oo naman, magaganda sinasabi mo eh. Ipakita mo naman yung pangit. Tsaka, wala namang perfectong bahay. Okay guys, so napakita namin sa inyo last time yung perks of being a homeowner dito sa Amaya. So ngayon, papakita naman natin kung ano ba yung mga pangit. Kasi syempre, sabi nga natin, wala namang perfect na bahay, diba? So, ano ba yung mga downsides kapag lumipat ka na dito sa Amaya ngayon? Tapos kung ano yung mga na-experience namin during yung pagpunta-punta namin dito? It's about time para malaman nyo kung ano ba yung mga negative sides ni Amaya at yung mga personal na experience namin dito. So, yan yung mga pag-uusapan natin dito sa video natin. Hi, I'm Ping, and naka-maternity leave na si Abby. So, curious ka ba kung ano yung mga negative sides dito kay Amaya? Well, dapat curious ka para alam mo yung mga gagawin mo kapag ikaw na mismo yung naka-experience ng ganitong scenario. Kung balak mo pala mag-invest ng bahay or makapag-invest ka na dito kay Amaya tapos gusto mong malaman kung ano ba yung mga negatives natin dito para sa inyo itong video na ito. So, for this video, atin natin ito sa dalawa. So una, yung downsize sa loob ng bahay, tapos yung downsize naman sa environment ni Amaya. Tapos sana mag-stay kayo hanggang sa dulo kasi meron kaming ibibigay na bonus na information. Tingin ko kailangan malaman yung lahat. Kaya stay tuned para inform ka kung ano man yung meron dito kay Amaya. Okay, so punta tayo dun sa una nating downsize. So unang-una, yung downside natin is wala pa talaga tayong gamit dito sa bahay. So, bakit siya naging downside? Kasi hindi naman lahat ng bahay na nakukuha natin na brand new is may gamit na. So, napakaswerte mo naman kung yung nakuha mo is fully furnished wherein titira ka na lang. Wala ka nang ililipat na gamit. So, yun. Fully furnished yung tawag. Though, yung unit na nakuha natin is hindi naman velo. So, as you can see sa paligid, nakatayos naman tayo, may windows, may ceiling, tapos may walls tayo. Sa bathroom natin, meron tayo yung toilet, may sink tayo, and shower, and so on. So, okay naman siya, pero kung titira ka talaga dito, dapat magdala ka ng sarili mong gamit or bumili ka ng mga bagong furnitures. So, isa pang downside dito is wala nga tayong gamit, diba? So, kung gusto mo magpalagay, kunyari, papalagay ka ng kitchen counter or magpapabago ka ng flooring, ng ceiling, ng walls, so, kailangan mo magpa-renovate. So, ano ba ang downside natin dito? Unang-una, meron tayong tinatawag na construction bond. So, ito yung babayaran natin kay Amaya as fee na meron tayong i-renovate or gagalawin dito sa loob. So, ito yung assurance nila na wala kang madadamage sa labas. No, kunyari, meron kang mga for deliveries, tapos nakadamage yung truck mo, or nakadamage yung naggagawa ng bahay sa kapitbahay. So, yun yung mga pagkukuhanan na bayad in case meron tayong mga damages. So, magkano nga ba ang construction bond? So, ito ay amounting to 10,000 pesos. So, guys, sa loob pa lang ito, no? Interior renovation pa lang ito. Hindi pa kasama yung sa labas. So, yung sa labas, mamaya kikwento natin. So, ibang fee naman yung pag-uusapan natin doon. By the way guys, isa pang negative doon is, aside doon sa 10,000 na construction bond mo, syempre gagastos ka ng mga materials na papagawa mo. For example, mapapalit ka ng tiles, mga fixtures, tapos magpapalit ka ng mga kitchen counters, in-wall cabinets, and so on. So, ayun. Hindi pa siya kasama doon sa 10,000. So, bukod siya na ilalabas yung pera. So, kami sa ngayon, masaya naman kami sa kung anong meron dito. So, ang plan namin is, uunti-untiin namin yung gamit. So, to follow na lang yung mga upgrades namin kapag ka nakaluwag-luwag na. So, gaya sa amin dito, no, kapag pupunta kami sa unit namin, pag kumakain kami, usually nasa floor lang kami, nakasalampak kami. Tapos, yung kagaya yung dala namin, box na yon, doon lang kami nagpapatong ng food namin. Tapos, kakain kami, ayun, okay naman kami, masaya naman kami. Importante, nabusog kami, tapos sarili namin yung bahay. Pero ngayon, dahil nakakita ko online ng foldable na table, tapos space saver din siya. So, bumili kami, tapos inassemble ko siya. Actually, dumating siya nung 2 weeks ago. Dito ko na siya pinadeliver kay Amaya para hindi na ako magka-travel nung table. So, ayun, ang maganda nun is kada punta namin dito sa Amaya is meron na kaming table na nagagamit. Tapos, nakakapagpatong na kami ng gamit dito. Hindi lang siya nasa floor. Masaya naman kami kasi kahit pa paano, kunti-kunti nakakapagpundar kami. Though, temporary lang naman ito. Pero, masaya kasi meron na kami nabiling gamit, isang gamit sa kusina. Ayun, aside sa table na nabili namin, nakabili din kami ng second-hand aircon na as in almost brand new pa siya. At thank you kay Kuya Epeng at kay Ate Kat din sa pagbenta ng aircon na ito sa amin. Bali, napakabit na rin natin siya dun sa isang kwarto dun sa may dulo. So, parang meron naman kami lamig na madama kung nagpakinta kami dito. So, nakakatuwa naman dito is napakapulido nung gawa nila. So, thank you Sir Ronnie and yung crew. Okay, so yun yung una nating downside, yung wala tayong gamit dito sa bahay. So, yung pangalawa naman is yung electricity at yung kuryente. What?
So, dito sa atin, kung makikita nyo, gumagana electric fan natin, tapos may mga ilaw tayo. Kasi, gaya nung na-mention namin sa mga previous videos, naka-jumper tayo kay Amayan. So, ayun, kung pwede lang magdala kami ng sobrang dami appliance dito kasi libre pa yung kuryente. Pero, hindi namin siya, hindi naman namin siya gagawin. Anyways, libre pa yung kuryente namin kay Amaya. Thankfully, ay pa parang nakapag-electric fan kami. Pag gabi, may ilaw kami. So, okay na siya. Pero, ang downside dito is ang tagal ng application namin sa kuryente. Kung mag-advise ako sa inyo, siguro baka pwede kayo na lang yung maglakad ng application nyo. Saka, baka mas mabilis siya if ever na kayo mismo yung directly na mag-apply kayo. Pero good thing is, last na punta namin is nakabit na yung contador nung sa kuryente. So, hinihintay na lang daw si Meralco na ikabit mismo yung linya para hindi na tayo kulurog sa kuryente dito. So, advice ko kung gusto nyo magkakuryente kagad is kayo mismo yung mag-apply kay Meralco. So, kayo yung maglakad ng requirements para alam nyo rin yung status ng process nyo. Okay, so yun yung sa kuryente. Yung pangalawa naman natin is yung water. So, napakatagal din ng application natin sa tubig, no? Nag-apply kami, I think, nasa first week siya ng March. Until last week, wala pa rin kami yung tubig. Pero, nung last na punta namin is nag-bayad kami nung remaining na fee, which is amounting to 5,600 something. So, may inad lang kami na 30 pesos kasi meron daw material na kailangan pang bilhin at ikakabit dun sa ating metro. So, almost 3 months din, no? Wala pa rin kaming tubig at kuryente. Pero, ang good thing naman is sabi, upon payment, hintay daw kami ng mga 9 days bago makabit yung mismong linya ng tubig. So, dito guys, no? Sa tubig natin, waiting din talaga tayo. Pero, ang maganda is may support naman tayo kay Amaya Admin, no? Wherein, nakahingi tayo ng linya ng tubig temporary para meron tayo nagagamit at lalo na yung mga nakamugin na rito. Meron sila nagagamit na tubig sa pang-araw-araw. Pero, guys, good news kasi yesterday, nag-text sa akin si Miss Angie. Nag-update siya sa amin kaagad na nakabit na raw yung metro ng tubig namin. So, nung nagtanong ako sa kanya kung meron na kaming tubig, so sabi niya yes, meron daw. So, thankfully, pwede na kaming gumamit ng shower, pwede na kaming maligo ng legal na hindi nag-iibig ng tubig sa labas. So, kapag dumating na yung tubig nyo, ang next na gagawin nyo is isa-check nyo lahat yung faucet, yung shower, yung toilet, kung okay ba yung tubig. So, kung may nag-flow ba or wala. So, if wala, kailangan natin siyang i-report kay admin para magawa natin ng action. So, yun yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod na videos natin. So, yung pangatlong downside ng bahay natin is yung enclosure. So, kung makikita nyo yung mga previous videos natin, yung bakuran natin is open pa siya. So, wala tayong enclosure, no? So, kahit sino pwede maglabas-pasok din sa bakuran or dumandaan kasi hindi naman siya sarado. So, pag turnover sa inyo, if not lupa, bato-bato pa yung nasa lote nyo, no? So, nasa sa inyo kung ano yung next na gagawin nyo para ma-enclose ito. Ano ba yung fee natin? Magkano ba yung fee natin kapag ka magpaparenovate tayo sa labas? So, ito ay amounting to 20,000 pesos para sa renovation natin sa labas. So, imagine 20,000 agad yung construction bond pa lang. So, wala pa dito yung materials mo, yung labor, yung design, and so on and so forth. So, grabe, napakagas yung magpagawa ng bahay. So, ang diskarte namin dito para hindi sumakit yung ulo namin is hindi namin siya inisip. So, hindi namin inisip yung paggasis dito. So, ayun, hinayaan na namin. So, darating din yung time na magkakaroon kami ng enough money para makapagpa-renovate. So, in God's time. So, sa lahat ng mga negatives na to, yung mga babayar ating construction bond. So, kapag nag-bayad ka ng 20,000 na construction bond natin, is pwede mo nang idama yung renovation mo rin sa loob. Kapag ka nag-renovate ka na sa labas, hindi ka na magbabayad ng additional 10,000 para magpa-renovate sa loob. So, covered na ng 20,000 na construction bond sa labas, yung pagpapagawa mo sa loob. So, pero meron pa tayong ibang fees dito, no? Pero pag-usapan natin to sa mga susunod na video. Okay. So, ang conclusion natin, wala pa tayong enclosure or bakod. So, kung gusto mo magpabakod, gagastosan mo siya talaga. So, meron dito sa likod ng unit namin, no? Meron na mga bahay doon na kapag pa-renovate na. So, napakaganda talaga ng mga unit. Pag nakita mo yung mga unit nila, mapapasana all ka na lang talaga. So, in God's time, hopefully, makapag pa-renovate din. So, napag-usapan na natin yung downside sa bahay. So, pag-usapan na natin yung downside sa environment natin. So, unang-una sa downside dito is yung noise due to ongoing construction. So, gaya ng sabi natin na wala pa tayong enclosure dito sa unit natin, meron tayong mga kapitbahay na nagpapagawa na. So, kaliwat kanan, harap likod, meron tayong maingay na nagiging na construction. So, nasasayin na lang kung paano mo siya i-face. So, pwede kang mainis, pwede kang maingit, pwede kang magalit, pero sa case namin, siguro pwede siyang i-take as inspiration. Kasi meron kang ilook forward na balang araw, pwede mo rin siyang matching. Kaya kami, i-take namin siya as advantage. Kasi unang-una, pwede kang makichika sa kanila kung magkano daw inabot yung gasos nila. Tapos, pwede kang kumuha ng idea kung ano ba yung mga designs na ginawa nila.
Aside sa mga under construction ng ibang unit owners, meron pa tayong mga for development dito kay Amaya. Kasi may mga sectors pa tayo dito na dinedevelop pa lang, kaya medyo maalikabok at maingay din. So ano ba yung mga inconvenience na na-experience natin dito? So unang-una yung papasok ng unit natin. So dito, pagpapasok kasi since ongoing construction pa yung buong street na yun, is meron siyang haram na ongoing construction. So minsan, nakaharang pa siya, inaalis pa namin. Minsan naman, nakaurong na siya kapag may mga nauna nang pumasok. Tapos, discarte ka nalang ng papasok ng kotse mo dun sa loob para magkasya ka rin sa maliit na opening. So ang maganda naman dito is kapag nakamotor ka, so dire-diretso ka nalang pumasok. So lastly is yung kalsada. So dun sa part na papunta sa amin, meron siyang mga daanan dun na malubak, maputik, lalo na pag umulan. Pero tolerable naman siya, basta magdahan-dahan. Ayan, na-discuss na namin yung dalawang downside, which is yung downside sa bahay at yung downside sa environment natin. So, siguro naman, dapat nakapag-like ka na dito at nakapag-subscribe sa ating channel para masubaybayan niyo yung mga future uploads namin. Siguro by the time na pinapanood niyo itong video na to, is nasa hospital na kami ni Abby for either labor or delivery. So, ayun, hello sa future baby namin, si Baby Miguel. So, makikita niyo rin siya sa mga future videos namin. Anyway, let's move on dun sa next topic natin, which is yung bonus information na sasabihin namin sa inyo. So sabi namin, meron kaming bonus na information para sa inyo. Ito yung time na first time namin nag-overnight dito sa unit. Nung kinagabihan, sobrang lakas ng ulan. Hindi namin alam kung meron ng bagyo nun, pero grabe ang lakas talaga. Tuloy-tuloy yung pulog, tapos yung kidlat, tapos tuloy-tuloy din yung buhos ng ulan. So yung una namin chinek dito is yung bubong, no? Hindi naman kami umakyat, pero chinek namin yung sisame namin kung meron bang nagbabasa. Kasi ang indication pag may nagbabasa is merong butas yung bubong nyo, tapos tumutulong na siya rin sa sisame. Pero thankfully, wala namang ganong nangyari. No? Walang tumutulo sa bubong namin, so good sign na. So yung next trick na namin is kung bumaba. So dito sa unit namin, wala namang pumasok na tubig. No? Kahit gaano kalakas yung ulan, wala nag-overflow. So ibig sabihin maganda yung drainage system dito kay Amaya. So yun yung dito sa tapat ng unit namin. Pero dun sa mismong environment ni Amaya, natry ko rin kasi nung gabi na sobrang lakas yung ulan, meron kami yung papuntang grab delivery kasi wala kaming pagkain. Nung naka-order na kami, sobrang lakas nung buhos ng ulan. So ang sinabi ko dun sa grab driver is, kuya, hintayin mo na lang ako dun sa gate. Puntahan na lang kita kasi nakakotso naman ako. So yun, edi nag-drive ako papunta dun sa gate. Ang observation naman natin is wala namang nag-overflow na tubig, wala namang baha. Pero yung sinasabi natin na daan kanina na may putik, yung lupa ay sira-sira, ayun, maputik siya. Pero sa observation ko, wala namang nagbaba. So ayun, good sign. So good thing dito is hindi siya bumabaa, tapos walang butas yung ating bubong. So ano naman yung bad side dito? Ano yung bonus content natin? Ito yung sa rain gutter natin or yung alulod. Pag tinignan niyo yung bahay natin sa labas, wala tayong alulod. So nung time na umuulan dito, since wala tayong alulod galing sa bubong, sobrang lakas yung baba, yung bagsak ng ulan. So may time na humina na yung ulan, pero ang lakas pa rin ng buhos yung kaalulog natin. Kaya ang nangyari is yung dun sa may lupa nyo, or dun sa may part na may bato-bato dun sa garahe nyo, merong nakaganang na, merong parang nakauka dun sa sahig nyo, kasi yung buhos ng ulan na, ano yun yung nangyari? What? Basta yun. So ayun, no, kung meron kang garden, meron kang lupa, masisira niyo yung garden nyo, no, dahil sobrang lakas ng ulan. Kaya ang pwede niyong gawin is magpalagay kayo agad ng alulod para maayos yung flow ng inyong tubig. So either ipababa niyo lang siya doon sa may sahig or ipakonnect niyo siya doon sa may drainage niyo. Actually, nakwento lang sa amin to nila Tita Irma at Tito Daniel. No? So sila yung kapitbahay namin doon sa may, basta doon banda sa may, medyo malayo. Dito mo tayong considered baas kapitbahay yun. Pero, well, same community naman kami. So, ayun, nakakwentuhan namin sila. Tapos, nabanggit niya na minsan mas malakas pa daw yung bagsak nung sa may alulod nila kaysa dun sa may ulan. Eh, napakaganda pa naman nung landscape na dun sa harap. Kaya, naapektuhan yung lupa na dun tapos yung mga halang. Kaya, magandang next step dun is magpalagay tayo ng rain gutter. And last sa bonus part natin is yung ponding of water. So, ito yung mga kailangan nyo i-check kapag umuulan sa Amaya kung meron bang naiipon na tubig sa paligid nyo. And sa amin, thankfully, wala naman. Pero, nung time na umuulan, nasilip ko yung dun sa may likod ng bahay na. Since mas mababa yung unit nila, kami medyo elevated, dun naipon yung tubig. Hindi ko lang siya na-videohan kasi gabi na nung umuulan, no? Pero, nakita mo, siguro may mga 6 inches din yung angat ng tubig na naipon dun. Kaya, maganda, ma-check nyo ito, tapos magawa nyo agad ng action in case ganun nga yung mangyari sa unit nyo.
So ngayon, mukhang na-cover naman na natin lahat yung mga dapat natin pag-usapan sa video na ito. Kung meron pa kayong downsides and experience dito or kung meron pa kayong mga katanungan, please comment down below para malaman din ng ibang viewers natin at saka para mapag-usapan natin ito. At syempre, napakasarap naman sa puso na nakakapagbigay tayo ng information sa kapwa natin tapos matutulungan din natin sila sa mga questions nila. And guys, reminder lang, no, sana na-click nyo na yung like, subscribe, and yung notification bell para kayo yung unang makakita ng mga future uploads namin. And as always, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nanood ng videos namin at saka yung mga nagtapos hanggang sa dulo. So para sa mga nagko-comment sa videos namin, very much appreciated po kayo at ginagawa namin yung best namin para masagot namin lahat kayo. So if meron pa kayong mga katanungan or meron kayong mga topics na gusto nyong gawan namin ng video, feel free to comment down below para ma-address natin itong mga to. So guys, since nag-overnight na kami dito sa unit namin, meron kaming mga napansin na hindi namin napansin during turnover. So, ang sabi sa amin, during turnover, meron tayong 1 year na warranty dito sa unit. Kailangan natin gawin is i-inspect natin lahat before natin i-accept sana yung turnover. Pero, hindi naman lahat yun makikita natin, no? Hindi lahat yun ma-observe natin. Kasi, nung time na nag-turnover ng unit sa amin, sobrang excited kami, gusto na namin tumira kagad dito. Pero ayun, meron mga maliliit na bagay, yung iba, malalaki. Pero ito yung mga kailangan nating i-report sa admin para magawa natin ng solution. So, kung malapit na yung turnover ng unit mo, or na-turnover na yung unit nyo pero hindi nyo pa nakita yung mga issues na to, dapat abangan nyo yung next video namin para malaman nyo kung ano yung mga dapat yung tignan at kung ano yung mga dapat na solution na gagawin nyo. So again, please support us by clicking like, subscribe, and yung notification bell. So kung tapos na, see you on the next video.